mahal na Pangulo Prisco. Nananawagan din po ako sa mga leader ng ating simbahan. Magandang araw po sa buong Pilipinas, ang minamahal nating ilang bayan. Ako po si Brother Ed ng Missionary Families of Christ. Ako po ay nanawagan sa lahat ng opisyal ng ating pamahalaan, sa barangay officials, mayors, governors, congressmen, senators, at higit sa lahat sa ating mahal na Pangulo, si President Rodrigo Roa Duterte. Tatay Digong, ako po at ang aking buong pamilya ay taga-suporta po ninyo mula noon hanggang ngayon. Mahal na Pangulo, ako po ay nananawagan sa inyo upang itigil na po natin ang pagsunod natin sa WHO. Lahat po ng protocol ng WHO ay patungo po sa pagkalugmok natin. Ito pong pandemic o scandemic o setandemic, 6 na buwan po ang nakatakda sa kanilang first wave, 6 na buwan sa second wave at 6 na buwan sa third wave. Total of 18 months. Yan po ay numerong 666. Grabe na po ang pahirap na itinulot ito sa ating bansa. Nalimas na po ang kaba ng buong bansa natin. Lagpas 3 buwan na po walang trabaho ang milyon nating manggagawa sa pabrika. Mga driver, jeepney driver, taxi driver, Grab, at libo-libong manggagawa ng sari-saring negosyo, wala pong trabaho sa loob ng 3 buwan. 3 buwan na rin pong walang collection ng ating BIR, ang Bureau of Customs, ang mga airport natin, mga resorts at lahat po ng negosyo, wala pong kita. Mahal na Pangulo, bumalik na po tayo sa ating dating normal. Dating signal ng lahat ng sektor sa ating lipunan. Ang simbahan, ang mga negosyo, ang mga manggagawa, mga estudyante at maliliit na mga vendors. Lahat po ay ibalik na natin ang Pangulo. Dahil kung tayo po ay patuloy na susunod sa WHO, tuluyan po tayong malulugmok sa kahirapan. Kung naalala po ninyo noong 2003, yung SARS, they are testing the water. At yung po ay bigla rin nawala. Ganito rin ang kanilang tema. Ito po, yan po ay bunga ng conspiracy. They created fear kasi alam nila yung fear is a mind killer. Pinanakot po nila na deadly yung virus at wala pong gamot. Sino po yung hindi matatakot? Ngayon tignan po natin, ang goal po nila ay total control, power and profit. Lahat po yan ay naisa katuparan na nila sa pamamagitan ng kanilang mga NGOs na kaalyado dito sa ating bansa at sa buong mundo. Sila po ay naisikta nilang kanilang total control, 70% of the world. Na-exercise na nilang kanilang power sa pamamagitan ng kanilang bilyong dollar at ng mga military. Sila po ay kumita na rin sa lahat po ng mga sari-saring pagbibenta nila ng PPE, scanners, ventilators, at lahat ng mga mass testing equipment. Lahat po yan ay pinaghandaan na nila. So kaya po maliwanag nyo, ito po yung pinagplanuhan. Kung naalala po natin, nung nagsimula po ito noong January, ang pangalan po nito ay Novel Coronavirus na nagsimula sa China. Pero pagkaraan po ng ilang sandali, February 11, nag-take over po ang WHO. Ginawa nilang official na pangalan ay COVID-19. Ayan, kitang-kita po ninyo kung ano yung kanilang layunin. Yan. Yan po ay nasa pamamahala ni Satanas. Kitang-kita po natin yan. Kung titignan po natin ang datos natin dito sa atin sa Pilipinas, Philippine Statistical Authority, ang namamatay po sa atin araw-araw ay 1,600 plus. At sa kada buwan po ay merong namamatay na 48,000 more or less. Record po yan ng Philippine Statistics Authority. So ngayon po, sa loob ng 4 na buwan, meron tayong namatay na 1,108. Ito po yung latest data ngayong araw na ito. Ano po ang katatakutan natin dyan? Kayo po ang may sabi noon na kung talagang mamamatay ka na, wala na tayong magagawa. O yan po, napakaliwanag. Sinasabi natin na walang gamot, pero bakit napakaraming gumagaling? Sinasabi natin na napakadeadly ng virus, pero bakit po yung ating 3 magigiting na senador ay
nag-positive, subalit ang sisigla nila. Kaya po tayo ay napakaliwanag na tayo po ay nalinlang ni Satanas. Tingnan po natin dito sa world record. Ang namamatay ko sa buong mundo kada buwan ay 4.875 million. At sa unang isang taon ng record ng 2018 ay more than 58 million. Ngayon po, hirap na hirap sila. 4 na buwan, hindi po umabot ng kalahating milyon. So, yung mga namamatay po sa Amerika ay hindi po natin alam kung ano ang talagang totoong dahilan. Pero sa nakuha kong data kay Dr. Mekovits, yun po ay epekto ng flu vaccine, at sa Italy yung mga influenza vaccine. Mahal na Pangulo, nananawagan po ako sa lahat ng mga leader natin, na tigilan na po natin. Ang batas po ng bagong normal na sinasabi nila, wearing of mask, social distancing at vaccine, ito pong lahat ng ito ay batas ni Satanas. Kung hindi po tayo lalayo sa kanila, tayo po ay tuloy ang makukubkub ng mga batas na ito. Ang pagsusot po ng mask ay hindi po nakakabuti sa mga tao malulusog. Ang social distancing ay mindsetting po sa atin yan. Ayon kay Dr. Butar, pag tayo po ay nabigyan ng vaccine with RFID, kung tayo ay magkakalapit ng 2 feet o below, hindi po tayo marirecognize kung sino si Pedro, sino si Juan. Pero pag tayo po ay dumistansya ng 1 meter, alam na po kung sino si Pedro at sino si Juan. Yan po ay ni-reveal ni Dr. Butar na siya po ay dating military din ng Amerika. At higit sa lahat po yung vaccine, na ito po ay magdudulot ng sari-saring sakit sa ating mga anak. Doon po sa revelation ni Bobby Kennedy, na napakarami nang namatay nito sa India, sa Africa, at kasama na rin po yung sa Pilipinas. Mahal na Pangulo, tigilan na po natin yung pagsunod sa WHO. Maawa po tayo sa ating buong sambayanan. Alam ko po nung simula, ayaw ninyong mag-lockdown. Subalit sa pag-sulsul po sa inyo ng mga nakapaligid sa inyo, kayo ay napilitan dahil para protektahan. Pero tingnan nyo po ang nangyayari. Lahat po ay kaguluhan at puro kahirapan. Mahal na Pangulo, please po. Nananawagan din po ako sa mga leader ng ating simbahan. Una-una sa CBCP, kay Brother Mike Villarde, kay Brother Bo Sanchez, kay Brother Eddie Villanueva, kay Brother Kibuloy, sa mga kapatid natin sa Iglesia, sa Victory Church, Protestant, Adventist, at lahat po ng mga leader ng simbahan, na manalangin po tayo. Ipanalangin natin ang ating bansa, ang ating buong sambayanan, na tayo po ay bigyan ng patnubay higit sa lahat ng ating mga opisyal ng pamahalaan, na tayo po ay kumalas sa pamamahala ng kadiliman. So, sana po ay makarating sa inyo, mahal na Pangulo, ang panawagan kong ito sa lalong madaling panahon, at kumilos na po tayo ng naaayon sa kabutihan ng ating Panginoon. Hindi po maganda ang pagkakawatak-watak. Ang pinagtipon ng Panginoon ay pinagwawatak-watak ng demonyo. Shout out kang GC Pruel. Shout out kang Regine Bonner. Shout out kang Rick Stanhay. Shout out kang Renanti Tanhay. Shout out kang Liu Sining. Sa mga insik ni Liu Sining.